guys, welcome back to my channel. Marami po nag-request ng video ito. Ito po ay pababaitin natin ang tao na napakasungit sa atin, lalo na po kung tayo ay namamasukan. Ang mga bossing po natin ay kasusungit. Bukod po sa pag-e-energize ng ating mga kasangkapan at bukod din po sa paglilinis ng ating mga sahig, ay marami pong ritual na pampaswerte bukod po sa insenso at kamangyan. Alam nyo ba po yan? Yan po ay para lamang sa mga bad spirit. Ngayon, ang gagamitin po natin, ang datingan po niya ay insenso at kamangyan, pero hindi po yan ang ating gagamitin. Iba po ritual na para makaakit po tayo ng swerte. At ito pong ating star anise ay mura lamang, 20. Ganon din po halimbawa ang mga empleyado na akala nyo po sila po ang bossing. Meron din po nagsabi sa ating ganyan. Yun daw po kanyang kasambahay, yun pa daw po ang matapang kaysa sa kanila. Ngayon, ito po ay gagawa natin ng ritual para pare-parehas po maging mabait. Ang video ito ay para po sa inyo. Marami na po tayong naringgan ng ganyan at ganon din po halimbawa OFW at ang mga amo po nila ay kasusungit at talaga namang napakahirap para sa kanila, lalo't sila po ay nasa ibang bansa. Kumbaga, kung dito nga lang po sa atin nagkakaroon na ng mga ganyang problema, ano pa kung ikaw ay nasa ibang bansa at hindi mo pa maintindihan ang mga lingwahe nila. Kumbaga, kung ano na palang gagawin sa'yo, pagtutulungan ka na, hindi mo pa naiintindihan, nakangiti ka pa rin. Ito ay para pamamaraan, para pabaitin ang inyong, mapapasukan ng inyong mga amo. At ganun din po, halimbawa, ang mga empleyado, meron po din nag-message na parang mas masungit pa po daw yung namamasukan sa kanila kesa sa mismong amo. Ayan. Kaya ito po ay para rin sa kanila. Para lahat-lahat po ay magbaitan. Yan. Kailangan po natin ng isang sibuyas. At kailangan din po natin ng bawang. Kailangan din po natin ng chili powder at kailangan po natin ng puting asukal. Ang pagganap po nito ay dapat ay Tuesday or Friday, kabilugan ng buwan, or papalaki ang araw. Yung po tipong umaga pa lamang, papasikat pa lamang ang araw. Ngayon, kung sa inyo pong lugar ay hindi po nagsisisikat ang araw kagaya po sa ibang bansa, sa Korea at Japan, bihirang-bihira daw po sumikat doon or hindi talaga totally nasikat. Basta yung mga time-chahin nyo na lamang po 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga. Sa ibang bansa lamang po to, ha. Pero dito sa atin sa Pinas ay talaga namang nasikat ang araw at napakaganda. Yan po ay napakabisa. Ngayon, dapat po yan ay mga ganung oras para papalaki po ang araw. Yan po ay hihiling tayo sa araw. At mas mainam, itatapat po natin yan ng Tuesday or Friday dahil lahat po ng mga pagganap, napaka mabisa po yan pagka inyo po sinimula ng Tuesday or Friday. At pagkatapos ganito po, inyo pong bibiyakin ito kasi hindi po natin pwede ipakita dito ang mga matatalim na bagay sa YouTube. Bawal po yan dahil malilintikan tayo. Mawawarningan po tayo dyan. Ngayon, hiwain nyo na lamang po ito ating sibuyas ng paganyan, ha. Hindi po pa ganon, paganyan, pahalang. Tapos, huwag po nating ito todo dahil hindi po maganda na maghihiwalay ang sibuyas. Kailangan nandyan pa rin siya na nakangiti lamang siya kagaya ng ginawa natin sa ibang video. Ngayon, ipapasok po natin dito ang dinikdik natin. Kahit maliit lamang po ng dinikdik na bawang ay sapat na po yon. Ipasok po natin dito sa loob na hindi po siya maghihiwalay, ha. Tapos ganun din po yung ating chili powder. At ganun din po yung ating white sugar. Ipasok po natin dyan para maging sweetness, maanghang ang pagsasama at ito ay malayo kayo sa kamalasan. Kung halimbawa ganun sila, magbabago po sila ng pananaw sa inyo. Ay di ganun na, naipasok nyo na siya lahat-lahat dyan. Pagkatapos po nyan, kumuha po kayo ng isang marker or isang ballpen na susulat nyo po dito ang pangalan ng inyong bossing.
Tapos susulat niyo po sa baba ang pangalan po ninyo. At pagkatapos, humarap po kayo sa may silangan. Kailangan po ang pagsulat dito ay madiin na madiin. Halimbawa, ang pangalan ng inyong bossing ay si, kunyari, si Juana. Juana, yan, talagang madiin na madiin. Bumait ka sa akin. Tapos lahat po ng inyong mga gustong mangyari sa inyong bossing ay, halimbawa, bumait sa inyo, tapos huwag kayong maltratuhin. Sabihin niyo po doon habang sinusulat niyo ang kanyang pangalan na madiin na mula sa inyong kalooban. Tapos sa inyo pong, sa inyo namang pangalan, wishes po yon na kayo ay maging safe, hindi kayo mapaano dyan habang sinusulat niyo po yung pangalan po ninyo, ha. Na madiin na mula sa inyong kalooban habang kayo ay nagwi-wish na nakaharap sa may silangan na may araw. Yan po, para mabilis mag-grant ang inyo pong wishes. At pagkatapos po niyan, ay tumapat po tayo sa silangan, sabihin po natin lahat ng ating mga saloobin sa ating kalooban, kahit yan po ay galit, para ma-release natin kung yan po ay mga wishes, i-release din po natin lahat-lahat po yan. At wag po tayong kapag wishes, wag po tayong gagamit ng sana. Matik po yan ay mangyayari dahil ang ating nga pong bibig ay makapangyarihan. Kung ano pong ating sabihin ay magaganap. Kaya kayo po ay wag magsasalta ng mga panay paghihirap kasi magaganap po yan. Wag po tayong paladaing think positive. Kaya yung mga halimbawang totoo naman talaga naghihirap ay sasabihin po natin ay matatapos na, malapit na ang tagumpay na dadaman nyo na kaligayahan. Magkakaroon kayo ng maraming pera, magkakaroon kayo ng isang magandang bahay at magkakaroon kayo ng maraming sasakyan. Ganon po yung mga panalangin. Huwag po yung sana kasi pag sana, 50-50 pa yon. Tapos, huwag po tayong dadaing. Kalimutan natin ang pagdaing, ibaon niyan sa lupa. Dahil ang pagdaing nga po, kahirapan niyan. At matutupad yan kapag tayo'y daing ng daing, magkakatotoyan. Marami po kong kakilala na ganyan po nangyari, daing ng daing, pero sila naman, sila po yung tipo na may pera naman, totoong may pera, pero pala daing. Nagkatotoo po yun sa kakadaing niya. Pero yung taong wala na hindi mahilig dumaing, ay siya naman ang pinala dahil siya po ay hindi mahilig magsasalta ng ano. Kung halimbawa wala talaga, sabihin po natin, kumbaga tama lamang pa sa ngayon ang ating budget. Kunyari may nangihiram. Tama pa lang sa ngayon ang budget, wala pang wala pang panghiram. Yung kumbaga wala pa tayong budget para sa mga nangihiram. Yung mga ganyan. Pero huwag kayong dadaing na ako nga hikahos din. Yung mga ganun, nakoy, huwag po. Dahil magkakatotoo po yan, lalo po. Kung halimbawa, totoo naman talaga, ay magkakatotoo po lalo po maghihirap. Kaya kailangan huwag po tayong dadaing ng mga ganyang malulupit na daing. Yung mga basta sabihin po natin, kung sa ngayon ay wala tayo, nadadaman nyo na papalapit na ang swerte. Ganun po lagi inyong sasabihin. At magkakaroon kayo ng mga ganyan, matik ka agad, positive. Huwag po yung may sana. At tapos lahat ng mga negative, sabihin nyo po dito, lahat-lahat, tapos i-release nyo po yan. Tapos sabihin nyo po, isama na ang buhay ninyo sa pagsikat ng araw, kayo ay magningning. Lahat ng tagumpay at kaligayahan ay inyong makakamtan. Yan, lahat po ng mga pangit ay inyong itinatapon. At lahat ng mga kaligayahan ay inyong halip kukunin yung ganyan, tapos ipapasok nyo dito. Okay lang po ba sa ganyan? Itinatapon nyo lahat ng mga kamalasan ninyo sa buhay, lahat ng mga isama nyo na kami sa pagsikat ng araw, at ganoon din sa, yun nga po, magtagumpay kayo sa buhay, lahat ng ating mga mithiin ay ating matutupad. Ayun, sabihin po natin yan sa araw sa papasikat. Yan po ay magaganap. Dahil marami po kong kakilala na ganyan-ganyan ang mga nangyari. Sila po ay mahilig ng manalangin sa may silangan. At meron din po kung kagaya ng may message din po tayo nabasa, na siya po ay mahilig tumingin sa may kanluran, sa may lubugan. Ay baguhin niyo po yung mga sistema niyong ganyan. Huwag niyo pong tignan yung paglubog. Kung titignan niyo, tignan niyo lang, pero huwag po kayong magwi-wish dahil magiging kabaliktaran yan. Yan pong paglubog ng araw, paglubog ng buwan, yan po ay mga negative. Yan po ay hindi dapat nagwi-wish dyan dahil hindi po yan mag-grant. At instead na mag-grant po yan, ay kamalasan ang darating po. Tunay po yan. Dahil ang mga negative ay sa papalubog at sa pasikat, yan ang positive. Dyan po tayo maghihiling. Dyan po tayo tumingin sa papasikat ng araw. Yun po ang inyong gawin. At ito pong ating sibuyas ay itatabi po natin sa mataas. Huwag po kayong mag-alala. Dahil katagalan, maluluyot ito. Kung isinulat nyo man ang pangalan niya ng taong yon, kahit makita niya to, in the end,
makita niya, hindi niya na rin po mababasa yon dahil yan po ay unti-unting hihilom. Hindi naman po yon kasi nadanasan na rin po natin yan. Hindi po yan, kumbaga, hindi niya na mababasa. Mangungulubot po kasi ito at liliit ng liliit. Ayan, yun po ay unti-unting babait sa inyo, ang inyong mga bossing, at ganun din po kung meron tayong kasambahay na ganyan. At gusto natin na, kaya naman po natin gagawin sa mga iba nating kasambahay. Dahil kumbaga, gusto natin siya or gusto natin na hindi tayo mawala ng kasambahay dahil kailangan nga natin siya, kaya natin siya kinuha para parehas-parehas po tayong bumait. Bumait po siya, tapos kailangan mabait din po din tayo. Mabait din po kayo. At lalo-lalo na sa mga amo natin na nasa ibang bansa. Mas maganda po to para bumait sila sa inyo. Ito po ay itago nyo po sa isang lugar or basta po sa isang lugar na hindi na makikita. Pero hindi nyo po ito throw away sa malayo ha. Ito po ay yung tipo itatago nyo lamang sa hindi siya makikita. Na mataas, lahat po ng mga wishes na ganyan, nilalagay po yan sa taas. At yung mga negative at mga nakaraan nating mga ayaw na natin balikan, yan ay binabaon sa lupa. At etong positive, ito ay itinataas at hayaan po natin siya doon. But in the end na lamang natin to ilabas, pero kung hindi naman natin ayaw na natin ilabas, pwede na doon na siya. Basta sa safe na safe at hindi makikita ng ating mga bossing at ganun din yung mga kasambahay natin. Yan, para hindi nila makita. Ito naman ay sa kabutihan para bumait siya sa inyo. At bumait din kayo sa kanila kung kayo eh masalbahe. Ayan, basta mainam po yung tayo yung nakikisama sa ating kapwa dahil hindi po natin masabi ang buhay ng tao. Kung siya ay ganyan, di naman balang araw siya ay magiging ganyan. Tunay po yon, marami po akong kakilalang ganyan na sumikat na sa pagninegosyo, nagsimula siya sa naging kasambahay, sumikat sa pagninegosyo, ganon. Bilog po kasi ang mundo, kumbaga, lahat tayo ay may karapatang umasenso sa buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!